Tayo ng kaunti. Good morning, everybody. Joke lang. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid, sa mga naka-online, at sa ating lahat na nga ririto. Magandang umaga sa inyo. Natatawa ako na nakukuha ng ano yung aralin natin, kung anong mensahe ng aralin natin. Kasi itong aralin natin, pakibasa mga kapatid na ano, medyo... Sabi po sa ating aralin, wapos sa aralat ng 1:13 verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, huwag mong hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita hugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ng aking mga kamay at aking ulo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangan hugasan maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malinis na, ngunit hindi nila. Alam natin yun na kanina sa binasang yan, nakita ko na yung ano natin, yung mga kapatid, alam nila talaga kung bakit tinukoy na yung ng Panginoon na hindi kayong lahat ay malilinis na. Dahil nandun niya si Judas eh. Bago pa naman nangyari yan, pinaalam na yan eh. May propesya na dyan. Hindi ko na lang babasahin at medyo ang oras ko maiksi. Marami akong gustong matalakay dito. Ngayon dito sa ating ano ito eh nangyari ito kasi noong... pagkaalam ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay lilipat na, babalikin siya doon sa dating kalagayan niya doon sa itaas eh. Yung, kasi sabi sa unang Pedro 3:18, pinatay sa laman, binuhay sa espiritu. Yun ang, ito na yung katuparan noon eh. Kasi papatay na yung laman ni Kristo doon. Babalik na siya doon sa kadating niyang kalagayan. Diba, ang kanyang unang, sa kawikaan, sa chapter 8 ng Kawikaan, nasa mga verse 21 yata yun, diretso yun. Bago na itatag yung sanglibo, nandun na siya sa Ama, nandun na sa siping ng Ama, at siya yung itinuturing ng Ama na matalinong manggagawa, at siya yung kaaliwa ng Ama nasa kanya, nasa ating Panginoon sa Kristo, kasi masuno rin ang ating Panginoon sa Kristo eh. Ngayon, yung pagkasugo sa kanya rito, yun talaga ang ano sa atin. Kaya nga, niluwalhati ng Ama, sabi nung papatay na siya eh, di ba? Sabi niya. Doon sa binabasa natin, doon sa John 17, sabi niya, luwalhatiin mo iyong anak, pang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Di ba, may lumabas na tinig doon sa Matthew 17:3 na ano doon, 17:3 o 17:6 na sinasabi doon na may lumabas na tinig doon sa alapaap. Ito yung sinisintak ng anak na siyan yung pakinggan, siyan yung pakikinggan. Hindi tayo kay kibuloy makikinig, hindi tayo sa ano makikinig, kundi doon sa salita ng ating Panginoon sa Kristo. Yung pananampalataya kasi natin, nagmumulain doon sa pakikinig. Eh. Roma 10:17 ng Roma, sa pakikinig doon nagsisimula yung ating pananampalataya. Ngayon, ano ang kasunod pagka sumampalataya? Kung nakikita ba na na-remind sa atin yung ginawa ni Pilipi sa bating, di ba tinanong siya ng ni Pilipi kung sumasampalataya siya doon sa binabasa niya doon sa kasi nakaukol yung sa ating Panginoon sa Kristo ini yung binasa niya ng bating, binabasa ng bating. Noon, nung sumagot yung bating na sinabi niya, yung Kristo, ito yung anak ng Diyos na buhay, doon, binautismuhan na siya. Sabi na yan, mayroon bang makakahadlang upang ako mabautismuhan? At sa ating mga nandito ngayon, mga kapatid, yung mga naka-alam na ng salita, nakaunawa na ng salita, mayroon po bang hadlang para hindi kayo mabautismuhan? Ganon din, gaya ng ginawa ng bating. Siguro, kung sa ganang akin, kailangan na talagang bautismuhan talaga yung nakaunawa na ng salita. Pero yung hindi nakaunawa, aring huwag muna. Kailangan makaunawa muna sila
makaalam muna sila. Kasi gaya ng mga nakaraang bautismo natin, marami, pero nauuwi sa misan ang natitira kung ilan na lang. Mayroong mga nabautismohan, hindi na natin nakikita ngayon. Bagamat sila'y nabautismohan, naging baliwala. Sayang yung bautismo, sayang yung ano. Kasi sa ating ano dito, sa ating pag-aaral sa umagang ito, yung sinasabi dito sa ating pag-aaral, na sabi doon sa binasa natin kanina, na sabi ni ng Panginoon sa Kristo, kung hindi kita babautismo, kung hindi kita huugasan ng iyong mga paa, wala kang bahagi sa akin. Kasi nung una, ang umiiral pa kay Pedro dito, isipin mo nga naman, Panginoon mo, paghuhugasin mo ng iyong paa. Makalaman pa yung sa ayong pasalaman ng kanyang pag-iisip noon Kaya sinabihan siya ng ating Panginoon sa Kristo, kung hindi kita babautismo, kung hindi kita huugasan, wala kang bahagi sa akin. Makakabahagi lang tayo doon sa ating Panginoon sa Kristo kung yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ay ating susundan. Yun. Kasi sabi niya rin sa 13 hanggang 15, di ba binigyan, tinatawag niyo akong Panginoon at mabuti ang inyong sinabi mabuti, sabi niya. At ako nga, sabi niya, kung ako na Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa, nararapat din naman kayo mga guhusan ng inyong mga paa. So, yung tunay na magkakapatid kay Kristo, pwedeng gawin yan. Yung pagpapakababa, hindi yung pagmamataas. Kasi sa ibang mga denominasyon, at nung nakaraan niyang pagtitipo ng mga taga-sanlibutan doon sa amin, may naging bisita akong pastor, inabot kami ng hanggang 4:05 ng umaga. Nang alis, hindi na nga ako nakatulog noon. Dahil nga doon sa pagdi-discuss, at nakita ko yung kahit na anong gawin niya sa akin, nakikita ko yung ano yung mali sa pangaral nila Lumalabas na sa kanilang pangangaral, yung ama at yung anak, palagang lumalabas na iisa. Kahit sabihin ko na, ba't sinabi ni Kristo na ang ama'y mas dakila kaysa akin kung iisa lang sila? Bakit pa niya sinabi yon? Ang ibinasin niya doon sa salitang iisa lang yung Diyos. Sabi ko, ikaw pa ako, maniniwala ka ba na yung anak mo, anong tawag mo sa anak mo? Sabi ko, anong tawag mo, baka o ano? Di ba, pag inanak ng anak ng tao, tao ang tawag. Si Kristo, bakit tinawag siyang anak ng tao? Di ba, ipinanganak siya ni Maria? Kaya siya tinawag na anak ng tao. Kasi dumaan siya sa proseso ng panganganak ng tao. Hindi naman siya basta lumabas na lang na gaya ng sinasabi ng matatanda, ikaw putok sa buhok. Ibig sabihin, walang, hindi niya maano kung anong saan siya nagmula Kaya sinasabi nila, putok sa buhok. Walang, lalo na yung mga nung panahon nung una, pag ikaw ay anak sa, doon sa, natawag na anak sa ligaw, sa labas, hindi masabi nung mga ng ina kung sino yung ama, kung sino ano, putok ay ka sa buho yan, putok sa ano yan. Yun, sa atin, alam natin kung ano yung totoo sa ating Panginoong Kristo. At ngayon, ito yung nangyayari sa kanya, sa pagkaalam niya na naibigay na sa kanya yung lahat ng mga kapangyarihan, maging sa langit at sa lupa, gaya ng sinasabi rin sa Mateo 28:18-19, na naibigay na sa kanya yung kapamahalaan, naibigay na. At babalik na siya doon sa ama. Ngayon, sino ang naiwan ngayon dito sa lupa, sa baba? Ito na nga yung mga nag-aral sa kanya. Itong mga na tinutukoy na dito, na yung mga sariling kanya. Ito yung mga apostol. Saan tayo napabilang naman dito? Kasi nung nanalangin ang ating Panginoon Jesus Cristo, binanggit niya yung mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng salita nung mga apostol na ito, nung kanya, idinadalangin din niya at tayo'y kasama doon sa mga idinalangin ng ating Panginoong Jesucristo na iingatan ng ating Ama, ng Panginoon, maging yung mga sumampalataya sa Kanya. Kaya napakahalaga yung pananampalataya natin doon sa ating Panginoong Jesucristo. Dito sa ano natin, kung sinasabi rin sa pangalawang
talata ng ating aralin, sinasabi doon na kayo'y yung mga napaliguan na, malilinis na. Mga kayo napaliguan na, wala nang dapat hugasan kundi mga paa. Ang tinutukoy na rito, yung noong tayo makaunawa, di ba anong sunod sa atin? Binautismuhan tayo. Ngayon yung mga binautismuhan, dapat wala nang ano yan eh. hindi na, kumbaga sa ano, automatic na yan na yung pamumuhay natin masasalig na doon sa mga halimbawang iniwan sa atin ng ating Panginoon Jesucristo eh. Kasi yung sinasabi niya doon na binigyan ko kayo ng halimbawa upang siya naman inyong tularan, gayahan. Dito sa pangababa na rin natin, sa chapter 5, ano yata, 13-15 yata, kung ano, na doon, sinabi ng Panginoon, kaya noon naunawa ni Pablo, pinaunawa kay Pablo doon, na sabi ng ating Panginoon Jesucristo noong sa bandang itaas ng aralin natin, ngayon hindi mo mauunawa yan, pero pagkatapos, mauunawa. Ngayon, nauunawa natin ngayon, kaya pala tayo binautisman, dahil tayo ay sumasampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ay yung katibayan. Yun ay yung kumbaga sa itak. Yun ay yung tatak ng ano. Kasi ang itak, kahit taubod ng talas na yan, kinakailangan mong ibagay sa apoy at ilubog sa langis o sa tubig. Para yung tigas ng yung talas ng ano, mananatili. Ganon din sa bautismo na sa atin. Ngayon, yung iniwan ng ating Panginoon Jesucristo sa atin na bilang tayo ay mga nilinis na. Kasi ito yung doon sa 15:3 ng binabasa natin araw-araw eh. Nandun yun eh, 15:3. Sabi doon, kayo malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo yung aking sinasalita. So sa makatwid, ang naglilinis atin yung salita mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo nalilinis. Liban na lang kung sabi ni Apostol Pablo sa 15:1 into ng unang Korinto, maliban na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Alam naman natin, yung tinutukoy na pananampalataya walang kabuluhan, diyan tayo nang galing. Kaya nga sabi sa 6:11 ng unang Korinto, eh, ganyan tayo noon, mga sumasamba tayo sa mga hindi tunay na Diyos. Sumasamba tayo sa mga gawa ng kamay, ng tao. At nasa sa atin yung pagkakabahabahagi, pagkakaalitan. Nasa sa atin yan noon eh. Pero ang sabi dito, nilinis na kayo. Kaya nga napangunong malinis na tayo, binautismuhan tayo, yun ay yung tanda na tayo malilinis na. Pinaliguan na tayo. Kaya sabi rito, ang napaliguan na, wala nang dapat hugasan kundi yung kanyang mga paa. Kasi yung mga paa natin, nakakatapak ng marumi, kaya kailangan hugasan. Pero yung ating spirito, dapat malinis na talaga yan. Hindi na yan gaya ng alo na kaya itinataboy ng hangin kung saan-saan magkabi-kabila. Kasi nilinis na tayo noong salita at araw-araw binabasa natin yan. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Ano ang katibayan dyan na yung sinasabi na tubig at saka tubig na may salita? Doon sa Ephesians chapter 5 verse 26, pakibasa mga kapatid, dyan binanggit yan. Sabi po sa plat ng Efeso 5:26. Sa 5:26, sabi po rito, upang kanyang pakabalanan ito, nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. Alin ang tinutukoy dyan? Tubig? Sige tuloy. Upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili ng maluwalhati, na walang dumis o bulbot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Okay. Yan. Ngayon, paano natin na-establish ngayon yan na tayo ay may iharap ng walang kapintasan sa iglesia yan. Kaya merong ang tao, merong dapat ugaliin sa bahay ng Diyos doon sa iglesia. Ano ang dapat ugaliin dyan? Kailangan tayo maging masunurin. Kung paano naging masunurin ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din dapat tayo. Kasi yung sinasabi sa Colossians 2:6, na yung mga binautismo kay Kristo ay ibinibihis na si Kristo. Ang makikita mo roon, kung ano yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, matagal mo na akong kasama, Pilipe.
at hindi mo na sinasabi mo sa akin, ipakita sa akin ng ama, ay matagal mo na akong kasama eh. Hindi ka ba naniniwala na yung ama ay suma sa akin? So, ngayon sa atin, yung Kristo dapat suma sa atin din ngayon. Makikita na yung pag-uugali ni Kristo sa atin, hindi na tayo yung matapobre sa ating kapatid. Kapatid na nga natin yan eh, mamatapobrahin mo pa. Kung hindi ka antas ng iyong pamumuhay ang pamumuhay nila. Yan, mag-obserba tayo mga kapatid. Tayo magkakapatid, pero obserbahan natin kung iyan ba'y nagagawa natin. Yung mga ganyang bagay. Hindi lang tayo doon sa basa ng aral eh. Kinakailangan yung aral na bubuhay sa atin, na ipamumuhay natin yan. Halimbawa, isang halimbawa ito. Isang kapatid, nagkaroon ng karamdaman. Pag yung kapatid na minamahal nila, nandiyan na mga panalangin kung ano-ano mga pahatid na mga salita. Pero pag yung hindi nila masyadong kadikit yung nagkasakit, wala. Wala tayong maririnig. Wala tayong, walang masyadong reaksyon. Ayun, inaano. May pagtatangi tayo sa kung gano'n. Hindi, ayokong sumumbat sa inyo mga kapatid. Naranasan din namin yan. At maaaring hindi lang kami nakaranas yan. Nung maranasan sa mga kapatiran yan na nagdoon na sila. Makita man lang namin sila dahil na yung anak ko talagang kailangan talaga na makita yung presensya ng mga kapatiran. Pero anong nangyari noon? Walang nakakita doon sa anak ko. Kung anong nangyari. Hanggang sa nung tinanong na ako ng doktor, tinanong ko, Doc, may pag-asa pa ba ako i-revive natin yan? Dahil ng ano na eh, wala, talagang gulay na eh. Ang sagot ng doktor sa akin, kung ma-revive man natin yan, gulay na rin yan, wala na. Sabi ko, sige na, pabayaan nyo na, pumahinga na siya. Okay na sa akin yan. Tanggap ko na. Kasi, wala na eh. Kung mabubuhay at alagain din lang ng pamilya, mabuti pang siya magpahinga na lang. Ganun ang naging tugon ko sa doktor. Kaya, ako ang pinapag-alis ng doktor nung ano dito sa ano yan, kung ano mga nakasabi sa katawan. Ako, pinapag-alis. Kasi, parang humihinga lang siya dahil doon sa mga instrumento na yun eh. Hindi na yung natural na buhay niya ang nandoon eh. Kaya sabi ko, sige, papahingahin na natin. Tanggap ko na. Sana yung mga susunod pa natin mga pangyayari ngayon, nag-oobserba pa rin ako sa ating mga kapatiran. Pag may nangyayaring ganyan, napakahalaga yung presensya ng bawat isa sa atin na makarating tayo doon sa ano, sa nangangailangan ng ating presensya. Isa yan sa binabanggit dito sa atin na yung pagpapakababa at yung bilang kapatid tayo ng ating Panginoong Kristo. Kasi tinutukoy dito, sino ba yung aking mga kapatid? Di ba yung at ina? Eh, di ba tinukoy dito? Yung kapatiran kay Kristo, yun ang kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina ng ating Panginoong Kristo. 23:8. Diyang kinuha itong ating kapisanan, pagiging magkakapatid, kapatiran, diyan kinuha yan. Nang ibig sabihin, makita sa atin yung tunay na pagkakapatiran. Tunay na pagdadamayan ng mga kapatid. Ako ayokong mag-ano ng ano, kasi ako walain din akong tao, mahirap akong tao. Kaya gusto ko mang tulungan yung iba, hindi ko magawa dahil umaasa rin ako sa tulong. Pero ayaw kong kahit sa mga anak ko, sinasabi ko yan. Ano man ang maabot niyo sa buhay, isipin ninyong kayo nakatungtong sa lupa. Hindi kayo nakaangat sa lupa.
papasok dito sa panumbahan, ang hawak ay cellphone. Nagkukwentuhan dito, nagkukwentuhan doon. Wala tayong pinatatamaang ano, pero kayo mismo ang makaka-obserba niyan. Kayo mismo. Binautismohan tayo. Ano ang simbolo ng bautismo? Nung ilubog tayo sa tubig, yung ating dating pagkatao na sumama dahil doon sa pagdaraya ng sanglibutan ito, kasama yan doon. Sa tubig na yun, doon sa pinaglubugan sa inyo, nandoon na yung dapat, hindi mo nadadalhin yung pag-ahon mo doon sa tubig. Mamumuhay ka na ng bagong pagkatao na nilalang sa katwiran, sa katotohanan at sa kabanalan. Diyan na tayo lalakad ngayon. Hindi na tayo yung masaling lang ng kaunti yung ego natin eh. Ayaw nating pansinin yung ating mga kapatid. Samantalang ito'y kapatid natin sa espiritu at sa katotohanan. Ako nga yung mga kapatid ko sa laman, hindi ko masyadong na ano eh. Pero yung kapatid sa espiritu, napakahalaga niyan sa ganang akin. Ewan ko lang sa inyo, mga kapatid. Yung kapatid natin sa espiritu, kaya kung minsan nangyayari nga yung kung talagang tayo wala, minsan nag-ano pa tayo sa iba para may ano lang tayo dun sa mga kapatid natin na nangangailangan. Hindi, yan. Hindi ko inaano yan hindi kami nagmamapuri sa ganyang bagay. Pero yan, minsan nangyayari yan. Pag kailangan ng isang kapatid, wala kang ano sa iyo, kung meron man yung anak mo, eh, anak, pero muna dyan. May nangangailangan. Ganyan tayo dapat mga kapatiran. Dahil tayo ay magkakapatid kay Kristo. Siguro, ano na tayo siguro, dumating yung oras na kailangan ituloy ito ng ating kapatid na Roylan. Kung ano man yung dapat idagdag pa rito. At ibinabalik ko na sa ating MC ang oras na ito. Purihin ang Panginoon. Magandang mga sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga sa bawat isa. Morning. Puri ng Panginoon. At hindi na wala-wala to. At kagalakan sa bawat isa na tayo ay muli narito para bigyan natin ng mataas na karangalan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang pasasalamat higit dahil tayo ay nakabahagi sa pagtawag ng Panginoon. Hindi lahat ay magiging mapalad, no? Kundi yung mga tinawag ng Panginoon. At bahagi ang kapisanan ito na ating pinasasalamatan sa Diyos dahil tayo ay kinalinga ng Panginoon bagamat tayo'y munting kapisanan. Sabi nga sa aklat ng Lucas, kinagagalak ng Panginoon na ibahagi o ibigay sa iyo ang parian, munting kawan. No? Yan yung po tayo. At magandang umaga sa ating po mga kapatid sa online. Magandang umaga sa inyo at sa mga kapatid natin sa labas. Yan yung dahilan kung bakit tayo pinayagan ng ating Panginoon na magtayo ng isang sambahan bagamat walang tayo sa financial na pangailangan. Dahil sa nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng kayusan no, sa isang sa pagsamba na dapat ay nagkakasama-sama tayo. Yun yung dahilan nung kung bakit tayo pinayagan. Bagamat sinasabi na kahit saan tayo nandoon, tayo ay kinakalinga ng Panginoon. Dahil noong paman, bagamat hindi nyo lang inabot, pero ako eh naranasan ko na kami ay sumamba sa puno lang ng talisay. Yung mga nakaabot noon. Ako'y nagsisimula pa lamang ng mga panahon na yon. Ay ako'y sumasamba, pupunta, doon lamang kami sa puno ng talisay. Ang lumililim sa amin yung puno na yon. Naranasan ko rin na sumamba doon naman sa malapit. No? Ito yung panambahan, ay nandun naman kami sa itikan. No? Kaya kapag lumalakas yung hangin, no? Lakas ng hangin, nako, napapalitan yung pabango mo. Ng amoy ng mga itik. Ganun po yung aming naranasan
mabigay lang namin sa Panginoon yung pagsamba na nararapat sa kanyang pangalan. At ito po yung lubos namin pinasasalamatan dahil nga mulit-muli, no, saan mang dako pumaroon ang kapisanan, ay pumaparoon ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganyan na kahalaga o kamahal ng Diyos sa munting kapisanan ito sa pangunguna ng ating kapatid na minamahal na kanoni, no, ng mga panahon niya. Kaya nais namin na iparating sa inyo yung pagmamahal ng Panginoon sa munting nating kapisanan. Kaya ano ang dapat nating gawin kung hindi magbigay ng pinakamataas na karangalan sa Panginoon? Kaya kapag sasamba ka, ibigay mo yung sarili mo sa Diyos na ang iyong puso, ang iyong kaisipan ay nakatuon lamang sa pagsamba sa Panginoon. Nakatuon lamang na mabigay mo ng karangalan ng ating Diyos. Kasi itong ating pinag-aaralan, ito ay bago mag-pista, no, ng Paskwa, tinatawag, ito'y pinagdiriwang ng bayan ng Israel o ng mga Hudyo. Bispiras ito, bahagi na ito ng Paskwa ng Panginoon. Na kung saan, dito, no, andun sila sa Paskwa. Ibig sabihin, ang pagdiriwang ng Paskwa, meron parang dito na nagligalig. Bakit? Kasi kahit nandun ka sa pagtitipo na ukol sa Panginoon, no, laging nandyan din yung kaaway. At kung saan, ito ngang si Judas yung nasumpungan na marumi yung puso. Bakit? Kasi nandun siya sa kasama ng Panginoon, pero yung puso niya, nasaan? Nandun sa pagkakanulo sa Panginoon. Bakit? Eh, ilang pang pilasong pilak yun. Oh, mahalaga na sa panahon na yun yung mga ganun salapi eh. Eh, nandun sa kasama ng Panginoon, pero yung nasa isip eh. Di ba? Iba yung isip niya eh. Ang isip niya, yung makuha niya yung saluping yun. Kaya kahit na ipagkanulo yung Panginoon, eh, magagawa niya. Yung panahon na yun, nandun yung diablo. Ibig sabihin, nandun din sa paligid niya. No? Kaya dapat talaga, kapag ikaw ay nandoon sa paglilingkod sa Diyos, huwag kang tutulog-tulog. Kailangan sentro yung pagsunod mo sa Panginoon. No, kasi nandyan yung kaaway. Eh dito si Judas, sinakluban eh. Ano? Naudyukan eh. Eh baka yung tutulog-tulog dyan. Naka po, titingin-tingin kayo dyan. Ha? Yung mga hindi nakikinig, ba tingin-tingin. Kasi yun yung sinasabi ng Panginoon na hindi lahat na sumasamba eh sa Diyos. Di ba? Hindi daw lahat. Eh, tinuro yung natutulog. O, yung natutulog, akin yun. Sabi ni Satanas, no? Yung hindi nakikinig, akin yun. Sabi nga lang. Kaya dito, pansinin nyo, mga kapatid, no? Kasi itong, ano, yung Paskwa kasi ng Panginoon na ipinagdiriwang nila. Mahalaga ito sa Israel. Kasi ito'y inutos ng Panginoon sa kanila, no? Na kanilang ganapin. No? Ganapin itong Paskwa o pag-alaala ito na kung saan sila ay hinango sa pagkakaalipin sa Ehipto. Hinango sila noong 1513, no? BCE, nung sila hanguin yung Israel. Ibig sabihin ng, ano ba, ibig sabihin ng BCE? Pero tinatawag din ito na before Christian era. Yan ang bago yun, yung palayain sila. Ngayon, ang kahalagahan nito, mga kapatid, yung Paskwang yan, na pinaalaala ng Panginoon, ito'y isang uri ng edukasyon na ibinibigay ng Diyos sa mga Israel. Basahin natin sa aklat ng Exodus, dito po sa 12. Basa tayo dito. No? Sa 12 ng Exodus. Sa 26. At mangyayari, pagkasabi sa inyo ng inyong mga anak, anong ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? O kapag ginagawa yung ganung ng Paskwa, sasabihin ng mga anak, ano bang ibig sabihin ng paglilingkod na yan?
Ang sabi rito sa 27, na inyong sasabihin siyang paghahain sa Pasko ng Panginoon na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, nang kanyang sugatan ang mga Ehipsyo at iniligtas ang aming sambahayan, at ang bayan ay nagsiyukod ng ulo at sumamba. Hindi mo yung sasabihin, sabihin nyo, sabing ganun, ang paghahain ng Pasko ng Panginoon ay nilampasan ang bahay ng mga anak ng Israel. Bakit nilampasan? Kasi nga darating yung salot na ilalagay ng Diyos para puksain yung mga panganay na anak. Yung mga panganay na anak na yon, no, ay mapupuksa kapag dumating yung salot na yon. Ngayon, nag-utos ang Panginoon na magpahid ng dugo sa pintuan o sa hamba ng pintuan. Ang sino mang magpahid ng dugo na yon, lalampasan nyo ng Panginoon. Kaya nga yung Pasko ay Passover. Sabihin, nilampasan. Lahat ng may pahid ng dugo, lalampasan. Hindi mamamatay yung mga panganay doon. Pero lahat ng wala, lahat ng panganay, mamamatay. Yun po yun. Kaya marami sa mga anak ng Ehipto na panganay, namatay yun. Mga nangamatay. Yun yung dahilan kung bakit sila ay naihango doon sa pagkakaalipin buhat sa Ehipto. E yun yung tagpo ng ating pinag-aaralan na kung saan ay ipagdiriwang nila yung araw ng Pasko. Ngayon, nagsabi nito sa ating pag-aaral, kasi dito namangha kasi yung ano eh, kinagulat ito ng mga apostol nung bigla silang huhugasan ng paa ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kasi sa Israel, nung panahon ng Israel, no, pag sila ay yung pagkaunang ano nila ng Pasko, ang ginagawa nila, naguhugas sila ng paa para sa paglakad nila tungo dun sa pinangako ng Panginoon. Isa yun sa ginagawa nila. Pero itong panahon nito, yung kultura rito, mga kapatid, sa panahon ito ng ating Panginoong Kristo, ang naguhugas ng paa, yung pinakamababang uri ng alipin. Pinakamababasa ng uri ng alipin, yung naguhugas ng paa. Kasi ng mga panahon, sa gitnang silangan, tradisyon nila na naglalagay sila ng tapayan sa bahay. Para yung mga naglalakbay, pagdating doon sa bahay, maghuhugas sila ng paa. Bakit? Kasi maalikabok, deserto nga eh. Maalikabok, kaya kailangan maghuhugas sila ng paa. Yun sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang kultura rito, yung mga alipin na pinakamababa, yun yung maghuhugas ng mga paa. Pag pantay-pantay ang kalagayan, hindi na maghuhugas yun. No? At kalamitan ang naguhugas ng paa, yung mga alipin na naging alipin nila sa pamamagitan ng digmaan. Tinalo nila, kaya inalipin nila. May alipin na binili mo. May alipin na pinagbili ng magulang. May alipin na dali sa utang. May ganon. Ganon yung panahon na yun. At ang tingin ng mga mayayaman sa mga alipin yun, no, masigit pa yung hayop nila kaysa mga alipin yun. Ganun kababa ang tingin, mas lalo na ng mga mayayaman na meron silang mga alipin. Baliwala sa kanila yun. Ang tingin nila doon, ano, parang hindi na nga tao eh. Talagang alipin na alipin. Kung ano pa yung alaga nilang hayop, mas mataas ang tingin nila doon. Ngayon ba mayroon pa noon? Mayroon pa rin eh, di ba? Alas umiiral pa rin yun. Pagka-alipin, talagang baba ng tingin mo. Kumakain ng alipin mo kung ano lang yung pinagtirhan. Pero yung mga hayop na inaalagaan, aba, bibilin mo pa. Diba? Ganun. Ganun yung panahon. Ngayon, kung ating papansinin nyo, isa sa bagay na makikita ninyo rito, kung mababang uri ng alipin yung nagugas ng mga paa, doon nagulat yung mga apostol. Bakit sila huhugasan? Nasa panahon na yun, yung kinikilala nilang Panginoon. Hindi ba dapat sila yung maghugas ng paa? Yun yung tagpong yun. Kaya sabi ni Pedro, huwag mong hugasan na aking paa. Dahil hindi nga karapat dapat. Dapat siya
ang maghuhugas ng paa ng Panginoon. Sila, hindi ang Panginoon. Kaya may malalim na kahulugan yung ating pinag-aaralan. Hindi ito ganun lang siya. Kung mababang uri ng alipin yung mga panahon na yun na dapat maghuhugas ng paa. Meron nga, di ba, hinahalikan pa yung paa. Pag hinahalikan yung paa mo, ibig sabihin nun, siya yung nagpapakain sa'yo. Siya yung nagbibihis sa'yo. Pag hinahalikan yung paa. Tapos, inaari mo, no, na siya ang iyong Panginoon. Talaga. E di ba nangyari yan? Nung sino ba yung babaeng nang makita ang Panginoon eh, pinuntahan ng Panginoon? Di ba? Nag-iiyak doon at hinalikan yung paa ng Panginoon sabay pinupunasan ng di ba? Ganun yung nangyari eh. Sabi ng mga Pariseo, eh kung ito'y propeta, dapat alam niya yung babaeng nasa kanyang harapan ay makasalanan. Kaya doon nagbigay ng halimbawa yung Panginoon, di ba? Sa aklat ng Lucas, di ba? Saan ba yun? Sa 7? Basahin natin, sa 7. Dito tayo sa 44. Kasi mahaba, story eh. Sabi sa 44, at paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Sabi nga lang, pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig. Kasi nga, tradisyon nila, na kapag punta ka sa bahay, may tubig talaga doon para paghugasan mo. Ngayon, sabi rito, Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa inyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig. Naukol sa aking mga paa. Dadapat dinilig niya ng aking mga paa ang kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Dadapat siya buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. Sabi niya ganun, may kulugan kasi yun. Kasi lubos yung pagsisisi nito eh. Ng babae. Lubos yung kanyang pagsisisi. At nakita ng Panginoon doon sa babae. Hindi mo hinugasan ng aking paa. Pero itong mga luha na ito ang nagugas sa aking mga paa. Ibig sabihin, itong babaeng to, tinatanggap niya ang ating Panginoon bilang isang Panginoon. At nagsisisi siya doon sa mga kasalanan ng kanyang ginawa. Kaya nga sabi niya rito eh, sino ba ang papatawarin? Yung may kasalanan, yung mayroong utang na marami o konti yung utang? Sabi ng Panginoon, hindi ba yung may utang na marami? Ibig sabihin, makasalanan tong taong ito. Kaya, nung gawin ito niya, nakita ng Panginoon yung taus-pusong pagsisisi. Ano ang kahulugan nun? No? Tinanggap ng babaeng ito, nakilalanin ng ating Panginoon bilang kanyang Panginoon. Bakit? Kasi nga ang humahalik sa paa, pagkilala yun, na ang taong itong nagbibigay sa akin damit, nagbigay sa akin ng lahat ng aking pangangailangan, at ang taong ito ay kinikilala kong Panginoon. Yun yung ginawa ng babae. Na hinugasan yung paa sa pamamagitan ng doon. Kaya tinanggap yun ng Panginoon. Halubos na pagsisisi ng babae. Ganun po yung ating pinag-aaralan. At makikita nyo mga kapatid, itong tagpong ito na kung saan ipinakikilala ng Panginoon, yung sasapitin niyang kamatayan. Pinag-aaralan natin dati, na sinabi ko nga, parang hindi ka tagap-tanggap ng ating Panginoong Jesucristo ay mapapako doon sa krus. Kung talagang titignan. Bakit? Kasi nga, ang pinapako sa krus, makasalanan, mga tulisan, mga masasamang tao noong mga panahon na yun. At ang simbolo ng krus, kaparusahan doon sa masasama. Eh bakit ilalagay mo yung Kristo doon, hindi naman siya masama? Di ba? Parang ano eh, hindi deserve na makuha ng Panginoon yun. Pero bakit siya nandoon? Bakit siya ang napako sa krus? Dahil yung mga kasalanan natin, yun yung nandoon na tinaglay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa aklat ng Unang Korinto, ikalawa ba yun? Sa 5? Diba? Yung sinabi ron na dito sa 5:21,
Yung hindi nakakilala ng kasalanan. Tamo, hindi talaga nakakilala eh. Ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanyang katuwiran ng Diyos. Kaya nung oras na yon, inari siyang may sala ng Diyos. Bakit? Kasi nung oras na yon, yung taglay niyang kasalanan, yung kasalanan ng tao. Ng mga tao. Yun yung tinignan ng Diyos. No? Kaya sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ng gano'n ng Panginoon. No? Bakit? Kasi nung panahon na yon, tinignan siya ng Panginoon na mayroong kasalanan. Kaya hinayaan siya ng Panginoon mamatay. Kung hindi yung ginawa ng Panginoon, wala tayo sa oras na ito. At hindi tayo tinatanggap ng Diyos dahil tayo tinalikuran ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong sa Kristo, muli tayong nakita ng Panginoon, tinignan ng Panginoon, binigyan ng pagmamalasakit, pagmamahal ng Panginoon dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yun yung diwa ng pagkamatay ng ating Panginoon. Hindi yung papasan ka ng krus. No, ginawa ng Panginoon yung pagpapasakit eh. Bakit magpapasan ka ng krus? Tapos magpapapako ka sa krus. Papasan ka, hatawin ka. Pagpapasakitin mo ang iyong sarili. Eh, yung isang nga nakita ko sa video eh, na sobrang nasaktan ng paghataw dito eh. Ang ginawa, binato yung krus, hinabol yung hinabol yung pumalo sa kanya eh. No, ganun yung ginawa eh. Kasi nga, hindi naman yun yung diwa ng pagpapasakit eh. Na ipako mo yung sarili mo sa krus. Hindi yun. Ginawa na ng Panginoong sa Kristo, ng ating Panginoong sa Kristo. Ang ibig sabihin ng Panginoon, pasanin mo yung krus araw-araw. Anong ibig sabihin nun? Yung papasanin mo na krus araw-araw, yung kanyang kautusan. Pasanin mo yung kanyang kautusan. Kasi magaang lang to, sabi niya, magaang ang aking pamatok. Magiging magaang yun kung sasamahan mo ng pag-ibig, yung pagganap mo sa kautusan ng Panginoon. Yan nakakalungkot, diba? Papasinin mo, papapako sa krus, tempt-tim kung makikita mo. Pero pagkatapos na lahat ng ito, no? Pagkatapos, nagampanan na, napako sa krus, eh makikita mo, pagkatapos itong lasinggero pa rin. Pagkatapos itong babaero pa rin. No? Maglalakad ng palood, sugat-sugat na yung tuhod. Pero pagkatapos, paglabas ng pagsamba, chismosa pa rin. No? Hindi yun eh. Hindi yun yung diwa eh. Yung diwa na ginampanan ng ating Panginoong Kristo, ang sabi sa aklat ng Korinto, dito sa 5:15, at siya'y namatay dahil sa lahat, yan yung diwa eh, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila ay muling nabuhay. Namatay siya dahil sa atin. Nabuhay siya na muli para pa rin sa atin. Namatay siya para ang ating kasalanan ay tubusin. Nabuhay siya para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kita niyo yun? Kita niyo yung pagmamahal na yun? No? Kaya nga ang sabi niya rito, sabi rito, upang ang tao ay huwag nang mabuhay pa sa kanyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila ay muling nabuhay. Yun naman yung susukli natin, yung sa kanyang ginawa. Na dapat tayo katulad ng Sodoma at Gomora. Dapat tayo naparusahan na. Pero dahil dito sa binhing ito na ating Panginoong sa Kristo, ay tayo'y nagkaroon ng pag-asa. Dating walang pag-asa, ngayon nagkaroon ng pag-asa. Ano yung dapat nating isukli? Mabuhay tayo para doon sa namatay. Ibig sabihin, para sa ating Panginoong sa Kristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo bilang pagpapakita na siya'y nabuhay kay Kristo, dala kong nakalimbag sa aking katawan ang patotoo ni Kristo. Masabi ba natin yun, mga kapatid? Dala kong nakalimbag sa aking katawan. Sabing ganun, ang patotoo ng ating Panginoong sa Kristo. Ano niya ibig sabihin nun? Lahat ng kanyang tiniis. Tiniis ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi niya, nagtiis din siya. Lahat ng pasakit na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, nagpasakit din. Dahil nga nabuhay siya para kay Kristo. Bakit? Kasi nga, sabi niya, dalang nakalimbag. Ibig sabihin, dala niya lahat yung mga sakit, yung palo, yung pilat. May mga pilat na siya.
Bakit? Eh, hampasin ka ba naman ng dos por dos? Diba, sabi nga niya, kulang pa ng isa. Dala niya yun. Ibig sabihin, dahil sa pagkakilala sa ating Panginoong sa Kristo. Ganun sila sumunod, mga kapatid. Ngayon ang sabi rito, sa ating pag-aaral, sabing ganun, ang ibig sabihin ng tinutukoy ng ating Panginoon bilang isang guro, bilang isang Panginoon, sabi niyang ganun, di ba, siya ay naging alipin nila. Katulad nung sinasabing hamak na alipin, pinakamababang uri ng alipin, ganun, tinulad ng Panginoon yung kanyang sarili sa harapan ng mga apostol. Kita niyo yun. Ano ang gusto niyang pakita ron? Pagsasakripisyo. Paglilingkod. At pagpapakumbaba. Ibig sabihin, yung pinakita niya na paghugas ng paa bilang isang naglilingkod sa kanyang mga kapatid. Kaya nga may utos sa atin eh. Ang kaloob na nasa inyo ay ipaglingkod ninyo sa inyong mga kapatid. Sabi ni Apostol Pedro. Kasi saksi si Pedro sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, ang kaloob na nasa inyo ay ipaglingkod-lingkod ninyo sa inyong mga kapatid. Bakit? Eh saksi si Pedro doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Na si Kristo, bagamat Panginoon, ay naging mababa, uri, naging katulad ng alipin para mapaglingkuran niya ang kanyang mga kapatid. At tayo yun. Nagsakripisyo sa krus. Sa atin din yun dahil. Nagpakumbaba para maipakilala ng Panginoon ng isang tinawag ng Panginoon ay nagtataglay ng kapakumbabaan. Isa yun. Sa dahilan. Panginoon to ah. Kaya nga hindi matanggap. Huwag mong gawin sa akin. Sabi ni, ano, eh, ni Pedro eh. Sabi ng Panginoon, kung hindi mo malalaman, kung hindi mo gagawin ito, sabi ng Panginoon, hindi ka magiging bahagi sa akin. Bakit? Kasi hindi mo mauunawaan kung anong ibig sabihin ng ginagawa ko eh. Kung hindi ko gagawin sa iyo, hindi mo mauunawaan ang ibig ko sabihin. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo mauunawaan yun. Pero kung gagawin niya, mauunawaan mo. Ano yung mauunawaan mo? Isa ron, yung magkakaroon ka ng pagpapakumbaba. Kaya kapag ang isang tao natuto ng pagpapakumbaba, tanda yun na ikaw ay may bahagi sa Diyos. May bahagi sa Panginoon. Pero kung wala yun, wala kang bahagi sa Panginoon. Hindi ka ibig sabihin, hindi ka ka-ano ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, wala kang bahagi sa akin. Hindi ka naglilingkod sa kapatid mo. Wala kang bahagi sa akin. Kasi nga, ito'y iniiwan kong halimbawa, mapapalad kayo kung ito'y inyong gawin. Kaya kung hindi mo nagagawa iyon, wala kang bahagi sa Panginoon. Yun yung ibig niya sabihin. Yun yung gusto niyang ipakilala sa atin. Na bilang magkakapatid, kailangan natin maglingkuran. Kaya magpasanan kayo ng pasanin sa isa't isa. Dahil may mga pasan na napakabigat sa kapatid mo. Pero magaang naman sa'yo. Matutulungan mo siya ron. Magaang sa'yo eh. Di ba? Makakatulong ka para buhatin yung pasan-pasan ng kapatid mo. Yun yung ibig sabihin kung bakit tayo sinasabing paglilingkuran. Kaya nga sabi lang ating Apostol Pedro, kayong mga nangamumuno, di ba sabing ganun? Huwag kayong magsipagmuno, magsikamit na mayroong kapamahalaan. Bakit? Kasi nga, alam ni Pedro yung turo ng Panginoon. Hindi porkit ikaw ay namumuno o naunguna, ay ikaw ay may pamamahala na sa lahat. Hindi ganun eh. Yun yung utos na sinasabi. Kaya nga hindi porkita meron tayong diakono o namumuno, ay hindi pwedeng, di ba, tinuturuan na maging mababa pa rin. Ganun yung tinuturo sa atin. Kaya kung meron tayong mga kalagayan na tayo ay nasa paglilingkod, paiiralin pa rin natin yung pangunguna na merong pagpapakumbaba. Pangunguna na merong tama yun eh. Ganun po yung tinuturo sa atin. Kaya mapalad kayo kung ito'y inyong gawin. Ngayon sa aral ukol dito sa Paskwa, mamaya po, pagka gaganapin natin mamaya, ito yung mapapaliwanag ng ating kapatid na Oliver. Kasi nung panahon na sa Exodus 30,
mababasa niyo yan sa verse 9, verse 17. Ganyan, hanggang 19. Kapag sila ipapasok sa tabernakulo, yung mga Levita, sa pangunguna ni Aaron, meron doon tanso na pinaglalagyan ng tubig. Pagpapasok sila sa tabernakulo, hinuhugasan nila yung kanilang mga paa bago pumasok. Simbolo yun ng paglilinis. Bakit? Kasi kapag hindi mo ginawa, pagpasok mo sa tabernakulo, mamamatay ka. Mamamatay ka doon kasi hindi ka karapat dapat na humarap sa Panginoon. Kasi tabernakulo ng Panginoon yun eh. Doon ka nakikipag-usap sa Panginoon eh. Doon ka naghahain sa Panginoon. Tapos papasok ka doon na hindi ka naglinis, mamatay ka. Yun yung sabi doon sa Exodus, ah. Kaya bago sila pumasok, naglilinis sila. Ganun din mga kapatid. Yan lahat ng mga bagay niya ay simbolo. Ngayon tayo nililinis ng Panginoon. Kaya nga, yung paa na lang. Bakit daw yung paa? Kasi nga lagi ito yung tinatapak sa marumi. Ibig sabihin lang nun, ang gusto ng Panginoon, haharap ka sa Kanya, malinis ang lahat. Kung marumi ang puso, linisin mo yan bago ka humarap sa Panginoon. Kung marumi ang kaisipan, linisin mo yan bago ka humarap sa Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na haharap ka sa Kanya na merong marumi sa iyong pagkatao. Kasi yun yung simbolo ng katapatang pagsamba. Kasi ang ating pinag-aaralan ng kahulugan ng Paskwa ay katotohanan at pagtatapat. Kailangan nandun ka sa katotohanan, nandun ka sa pagtatapat na paglilingkod. At ang katapatang pagsamba ay yung pag-uukol mo sa iyong sarili na haing buhay. Yung katotohanan, ang salita mo'y katotohanan, ang naglilinis sa iyo ay katotohanan. Kaya ang bawat ginagawa ng isang tinawag ng Panginoon, katotohanan. Kasama yung pagtatapat. No? Yun po yung simbolo. Iuukol mo, sabi ng ganyan eh, iuukol mo yung sarili mo para sa Panginoon. Kasi kapag, katulad ng mga nabautismuan, pagbibigay ng sarili sa Diyos yan. Ngayon kapag iniuukol mo ang iyong puso para sa Panginoon, magtataglay ka ng isang napakagandang kapayapaan. Tatanggapin mo yung mga blessing, yung mga biyaya, na kung maliit man ito, hatanggap na tanggap mo. Ibig sabihin ba, hindi ka naghahanap. Kung ano yung ibigay sa iyo ng Panginoon, pinasasalamat mo yung sa Panginoon. Yun yung nag-uukol sa Panginoon. Nagkakaroon ka ng kapayapaan, kahit meron kang karamdaman, magkakaroon ka ng kapayapaan. Dahil alam mo, alam natin, na nandyan yung Diyos kasama natin. Yun yung katotohanan mo. Maging sa pangangailangan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Mawawala sa iyo yung kaisipan na, ay, kapitbahay ko, may 50 inches na TV, dapat meron din ako. No? Yung kapatid ko, kung napakalaki ng bahay, dapat meron din akong ganung bahay. No? May sasakyan yung kapatid ko, dapat meron din akong magandang sasakyan. Ah, di ba, ganun? Mawawala yung ganung kaisipan. Bakit? Kasi ang magiging kaisipan mo, yung kapayapaan galing sa Diyos. Na ano yon? Kung anong ibigay sa iyo ng Panginoon, mataas mong pinapupurihan ng Diyos. Maging maliit man to o maging malaki. Yun yung kapayapaan galing sa Diyos. Yun yung katotohanan, yun yung pagtatapat. Hi, my goodness mga kapatid. Lahat ng aral ay pinakilala sa atin ng Panginoon. Yung buhay na lang natin ang maging aral sa ibang tao. Purihin ng Diyos. Magandang umaga, kaluwalhatian sa Panginoon.